Chris Aquino na diagnose na may mas maraming autoimmune disease sa paghahanap ng tamang paggamot. Ang queen of all media na si Chris Aquino ay na-diagnose na maiba pang autoimmune disease matapos sumailalim sa mas maraming medical test sa United States. Ibinunyag ito ng kanyang kapatid na si Balci Aquino. Sa pagbibigay ng update sa kalagayan ng kanyang kapatid, sinabi ni Balci na ang medical team ni Chris ay naghahanap pa rin ng gamot na aangkop para sa aktres na isa sa alang-alang ang kanyang allergy sa pagkain, halaman at gamot. Binanggit ito ni Balci sa panayam ng Zoom kasama ang non-government organization na Banyuhay Etoroa na makikita sa Facebook page nito noong Sabado, August 20. Sa kasamaang palad, sinusubukan pa rin nilang bigyan siya ng tamang paggamot. Siya ay may napakaraming allergy na ang lahat ng mga gamot na sinubok nila ay hindi gumagana o marahil ay ginawa nila, ngunit pagkatapos ay ang mga epekto hindi sila masyadong natutuwa, sabi niya. Sa kabila ng pag-iisip na sumuko, determinado si Chris na manalo sa laban sa kanyang mga sakit para sa kapakanan ng kanyang mga anak na sina Josh at Bimby na pinapanatiling mas malakas ang kanyang fighting spirit. She has been in good spirit and she says that there are times, well, because there was a time na feeling niya talaga malapit na siyang sumuko dahil nahihirapan siya, sabi ni Balci. Ngunit pagkatapos kapag tinitingnan niya ang mga larawan ng kanyang mga anak na lalaki o kapag nakita niya sila, alam niyang kailangan pa niyang lumaban. Nakilala rin ni Chris ang isa pang hanay ng mga doktor na mangangasiwa sa mga karagdagang paggamot na siya ay sasailalim. Noong umalis siya, nagkaroon siya ng dalawang autoimmune disease. I think apat na ngayon, Balci added. She's not even 90 pounds now. She's like 85 or 86. Para sa ibang treatment na gusto nilang subukan, kailangan niyang tumaba. Kailangan niyang lumakas ng kaunti. Huling nagbigay si Chris Aquino ng update sa kanyang kalagayan noong June nang siya at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagpositibo sa COVID-19. At noong panahong iyon, mayroon siyang tatlong kumpirmadong kondisyon ng autoimmune, ang autoimmune thyroiditis, ang chronic spontaneous urticaria at Churg-Strauss syndrome na pinagsama-samang kilala bilang EGPA.